Yes, Tito Johnson, napakaganda at nasisiyahan talaga ang mga commuter kapag nakikita nila ang naging tradisyon ng Light Rail Manila Corporation tuwing Pasko ang inaabangan na Christmas theme train ng LRT1. Ngayong taon, Music of Christmas ang tema ng kanilang Christmas train kung saan mapapakinggan ang iba't ibang genre ng music gaya ng classical at contemporary. Agaw pansin din ng mga upuan na ginawa nilang classical piano at retro theme cafe feels. Nilagyan naman nila ang mga bintana ng vinyl disc at mga lyrics ng kantang Pamasko. Ayon pa sa LRMC, napili nila ang tema na ito dahil pinagsasama tayo ng music kagaya na lang ng kanilang layunin. Alam natin na ang music ay enjoyed by everyone, no? And yun po yung gusto naming mensahe na gustong iparating sa ating mga pasahero na ngayon na tayo ay in the post-pandemic recovery, lahat tayo ay sama-sama. And in the same way na yung LRT1 brings people together. So yun din ang ginagawa ng music. Tito Johnson, may pagkakataon rin na makatanggap ng espesyal na mga regalo ang mga pasahero kung lalahok sa activities sa loob ng tren, kagaya na lamang ng pagse-selfie. Nagsimula ang kampanya nito noong 2016 at sa pamamagitan nito, umaasa ang pamunuan ng LRT1 na maibabalik ang dami ng mga pasahero dito noong pre-pandemic at syempre para na rin makahatid ng saya sa ating mga kapamilyang commuter. Tito Johnson? Karen, lahat ba ng bagon ng LRT1 may disenyong pang-Christmas o may mga piling bagon lang? May mga piling bagon lang, Tito Johnson, ang mga may disenyong Christmas. Pero asahan na pa northbound at pa southbound, meron silang dalawang naka-assign o binihisan at dinisenyuhan itong Christmas theme na Christmas station, Christmas train ng LRT1. Ay, ano raw yung surprise gift sa mga magse-selfie? Meron silang mga voucher dito mula sa LRT1. Meron mga produkto. Kagaya kanina nga na nagsimula magbukas itong Roosevelt Station na mahagi sila ng free t-shirt para sa first 100 commuters na natignan at nasaksihan itong Christmas tree ng LRT1. Ay, paano yan? Binanggit na raw natin, hindi na surprise. Surprise! Surprise ka ba? Maraming salamat. Okay, Tito Johnson. Maraming salamat. Si Karen De Guzman na na-surprise.